Good morning, welcome back to my YouTube channel. It's me, Macy. So, pasensya na again, once again, sa aking background. So, yan ay isang bagay na wala na akong magagawa. Anyway, let's resume sa ating video. Kasi, yan na talaga siya. Pero sabi ko, nag-usap kami ng panumig ko na yung sinamin yan. Yung mga, kung, basta isasalansa namin yan soon. Kasi more on dyan, is gamit niya. Ito ang gamit ko, the rest is kanya. Dami niyang gamit na pang luto, ganyan. So, napag-usapan namin na mag-aayos na nga kasi sinabi ko rin sa kanya na dito ko na rin gusto talagang mag-vlog. Okay na ako dito sa pwesto na to. So, as you see, hindi ko alam kung nakikita nyo. So, obvious naman siya. Nagluto ako, babies. Inaantay ko na lang kumulo itong aking niluluto na tubig. Char. Hindi, nagsasopas ako. Ayan. Pero, nakapag-isa na ako, pinakukulo ko na lang yung tubig. Para mailagay na natin yung sopas. Ayun. For today's video, babies, gusto ko mag-share sa inyo ng update regarding sa sitwasyon namin dito mga OFW dito sa Taiwan, babies. Alam niyo ba, hindi ko alam kung alam niyo or aware kayo na kami ay lockdown dito. Lockdown po kami for about less than 2 months. So, nag-start siya ng May. Hindi ko alam sa ibang company, pero kasi kami nag-start kami ng May 19, ang start yung aming lockdown sa company at hindi na kami talaga pwede lumabas. As in, lockdown. Dorm. Totally locked dorm. Walang labas-labas, dorm, trabaho lang. May ibang company, like sa mga ka-churchmate ko, nakakalabas sila, I think 2 hours, sabi nung ka-churchmate ko. 2 hours sila nakakalabas. Tapos, hindi rin pwede sa mga malalayong area. Pero at least, kagandahan nun, nakapag-market sila. Kasi kami, hindi talaga kami nakakalabas, even sa market. So, itong niluluto ko, babies, lahat to, pinabili ko lang sa check-out para makapag-market ako ngayon. At ayun, so, paano nga ba nag-umpisa ang lockdown dito, babies? Ano? I-share ko na lang din sa inyo. Ang Taiwan kasi ngayon, babies, level 3 alert. Hindi pa naman lockdown ng Taiwan. Hindi pa total lockdown ng Taiwan, pero level 3 po kami dito. So, as of now, close yung mga... Ay, hindi pala close. Open yung mga restaurant, pero for takeout lang. Bawal yung dine-in. And then, karamihan sa bukas is yung mga essentials lang, stores. Tapos, kaming OFW, kasama rin naman kami sa level 3 alert, which is pwede sana kami bumili sa labas, ganyan. Pero yun nga kasi, nag-implement yung company namin ng lockdown na tinatawag naman. Hindi lockdown na, lockdown babies. Iba yun, dorm lang kami nakalock, hindi ano. Pero kasi, for sure naman, temporary lang yun. Gawa ng... Ito, bali, hindi ko alam ba kami mag-react. So, correct me na lang if I'm wrong. Pero ito ay based sa aking source chart. Based sa isa kong kaibigan na taga doon. Nag-umpisa kasi ang lockdown babies gawa ng... Nagkaroon ng sunod-sunod at maraming Pilipino, especially na positive babies, sa isa, dalawa, tatlo at ang company yun. KYEC, Great Tech, tsaka Acton. Kaya, nag-umpisa ang lockdown. Sabi, ang, ewan ko lang kung mali ako, pero pagkakaintindi ko kasi sa mga posts, especially dun sa page kung saan nag-shoutoutan yung mga Pilipino dito sa Taiwan na sa KYEC yata nag-umpisa yung pagkakaroon ng positive sa COVID. And then, sunod-sunod na siya, pero nag-spread na siya, nag-hawaan. And then, may isa na KYEC operator na positive pala na nakapag-transfer sa ibang company. And then, at parang dun din yun din yung dahilan, it's either yung Great Tech operator yung nag-transfer sa KYEC or KYEC na nag-transfer sa Great Tech. Basta ganun lang. Kaya dun din yung reason kung bakit nag-stop yung muna temporary yung pagkakaroon ng transfer from another company to another company. But, pero ibang company na hindi sila nag-stop, ang ginagawa lang nila, kumukulo na. Yeah.
halo ko to kasi natira to nung nag-carbonara ako. Alam niyo, magigismated ako sa pasta. Pasta talaga ang pawis ko sa buhay. Eh, may natira sayang, ihalo natin. Nung nag-umpisa yung pa, ay may mga company, I mean, na nagpapa-transfer pa rin sila, pero kina-quarantine muna nila. Kina-quarantine muna nila yung mga nagta-transfer sa kanila. Tapos, required na rin na i-COVID test muna bago nila tanggapin. So, ayun. Tapos, dahil doon, ang sabi nung kaibigan ko na taga doon sa KOEC company, dahil doon na kinailangan nilang mag-shutdown kasi parang inutusan rin ng government na i-shutdown yung company nila, and then lahat ng operator ng BBs is na quarantine sila. Kinovid test, tapos kin-quarantine, tapos kinovid test ulit para ma-make sure na talagang wala na, mag-i-stop na yung pag-i-spread ng positive sa kanila. And then, after that, nag-resume na yung, resume na sila ngayon sa kanilang trabaho. Kaya ayun. And, ayun nga, lockdown, hindi pa namin alam, continue pa rin siya hanggang ngayon, kahit na bumababa na yung mga bilang ng positive, but we're, parang nag-extend kasi siya una, May 19 to June 15 yata, ganyan. Tapos na-extend ng June 28, tapos na-extend ng July 12. So we're all waiting na this coming July 12, magkaroon ng pagbabago na mawala na yung lockdown, di ba? Kasi, syempre hindi ka naman excited kumala. Ako naman, hindi ko nagugusta yung pamagala ngayon kasi natitipid na tayo. But ando na, magkaroon kami lang ng freedom, pumunta ng palengke, pumunta ng 7-Eleven, bumili ng milk tea, ganun. Kasi, syempre, iba pa rin yung ikaw yung lumalabas, ganyan. Tsaka, nakakalamat ko ng iba-ibang environment, hindi puro lang dorm, di ba? Mag-unwind kapag day off mo, hindi yung puro ka lang nasa bed, di ba? So, ayun. Hopefully talaga mawala na siya after lockdown. Sana maluto ko bago mag 6:30 kasi hinahabol ko yung kaibigan ko. Magbigyan ko siya bago siya pumasok. Nalita ko ng gising kasi. Pero hiniwa ko na siya kagabi, pagising ko kagabi. Nasa tulog ako ulit. Nag-alarm naman ako pero nalita ko ng gising. Napadaldal na ako, baby. Sa kalimutan ko nailagay yung gatas. Pwede na lang hindi paluto yung macaroni. Ang hirap talaga pagdaldal ka ng daldal eh. Nakakalimutan mo na yung gagawin mo. May nilagyan ko pala siya ng broccoli babies kasi gusto ko maraming kulay. Parang aapaw! Broccoli. Tsaka ano? Tsaka pag carbonara, gusto ko rin may broccoli. Masarap kasi pag maraming gulay at maraming carne. Sinama ko na kayo buto-buto ng manok para mas malasa. Naiinip ako kasi nabang may oras. Tingnan na natin siya kung muna bibis. Tapos na. Pakuloy na lang natin. Nakakalungkot din kasi parang hindi mo na, kumbaga, namimiss mo na yung amoy sa labas. Tapos karamihan dito ngayon, nagpo-foodpanda sila, nag-Uber sila, gastos. Kasi, mas bagay, okay lang kung marami kang kasama, kasabay, murders, okay lang. Pero kung ikaw lang mag-isa, lugi. Masarap! Hindi ko na tansya ang sabaw. O maapaw na siya.
Tagal maluto ng macaroni, nainit na ako eh. Kasi kailangan ko na maghugas. Kasi may audit kami mamaya. Alam niyo ba, nabanggit ko na to sa vlog ko na bawal magluto. Bawal talaga. Pero, alam niyo naman, tigas ang ulo natin. Bawal pag nahuli, ganun. Tapos ano, no, nanonood pala yung coordinator namin kasi friend kami si FB. Tapos, ano, makita niya to. Meron siyang ibigin siya. Nagluto tayo. Tigas pa talaga ng macaroni. Ang tagal, tagal. Napaso ako. Init. Okay na. Alam ko nang bilisan kasi may audit ngayon yung company namin mamaya. Baka may raid. Mag-tip-tip. A few moments later. I'm back! So, hindi sa yun kasi nagkatita ko ng nagbago yung ano ko, no, ng background. Parang mas ganda pala dito. Lungas na parang puti-puti ko. Sobrang siyang liwanag. Kaso, mas maayos dito kasi walang mga ito lang, planggana lang namin nandito. Ayun, lumabas kasi ako bigis gawa ng naghatid ako sa baba ng chinat ko kasi yung ano, yung ka-churchmate ko, mga ka-churchmates ko na naglinto nga ako ng sofa. So, binigyan ko sila. Galing din sila ibang door. Si Raylene, si Ante. Galing siya sa dorm 3. So, chinat ko siya. Isa siya sa company nila. Ito, isa yung company nila sa pwedeng lumabas. Kapa, anang 2 hours. Ayun, 2 hours. Sa amin kasi, di ba, bawal na. So, sila pwede. Teka lang, gumagala. So, sabi ko, punta siya rito, nagluto ako sopas. Binaba ko muna. So, ito na yung aking finished product. And, kain na ako, babies. At nabigyan ko na rin yung mga ka-roommate ko. Kaya, ready to eat na ako. Well, ayun nga. So, nakakatuwa kasi isipin nyo mag-2 months pa lang yung sila nag ano sila na level 3 alert pero pababa ng pababa yung pa-positive dito ngayon. So hopefully talaga ma-survive at maka-recover na yung Taiwan at soon malipot na yung level 3 kahit mababa lang man lang siya sa level 2. Na ano kas na basa ko sa Taiwan News na by July 13 mag-uumpisa na yung pagda-dine-in ng mga restaurant. So hindi man in specific na bababa na siya ng level 2 pero para sa kanina rin yung sabi nun since magkakaroon ng changes na pwede nang kumain sa labas. Ayan, so para sa akin yun na yun, bababa na nila sa level 2 ang status ng Taiwan. So hopefully talaga magtuloy-tuloy na. At bumalik na kami sa dati, okay na yung nakamask kasi naman yung ganito hindi ka talaga makalabas, di ba? Kasi ngayon, babies, talaga, hindi ka pwedeng mag-ubad ng mask. Hindi ka pwedeng kumain sa labas. Yung tipong naglalakad ka, tapos susubukan, no? Hindi mo pwedeng ibaba yung mask mo talaga. Kailangan susubukan. Parang puti-puti ko rito. Sorry, ha, pero parang may problema yung camera. Feeling ko puti-puti ko rito sa part na to. Ayan. So, yun nga, back to the topic. Hindi ka talaga pwede magbaba ng mask. Meron yang kasi merong isang Pinoy na dyan sa may RJ, si Shinpong Wuku. Nasa labas siya ng RJ kasi bumili siya. Ngayon, ginawa niya, binili niya sa RJ, ginata niya na. So, nagbaba siya ng mask, nahuli siya ng police. At higit lalo ngayon, ang mga police po, nagsisibilian sila, hindi sila nag-uniform. So, talagang pinabantayan nila, minamonitor nila yung mga hindi nagmamask or nagbaba ng mask. Kaya sobrang ipin. Like, pag binaba na nila yung ano sa sinag ng araw, yung level alert, pag binaba na nila, at least kahit ng paano, pag mag-picture ka, pwede na kasi, di ba, kahit man lang mag-picture sa ano, makapagtanggal ng mask. So, yan, thank you guys mga sunod na araw. July 13 is day off ko yan, so meron ako magandang balita sa inyo. July 13 TVs, kasi day off ko nga, so pag nag-announce talaga ng ganyang lift or pagbababa ng level alert ng Taiwan at pwede nang kumain sa labas, kakain tayo sa labas,
baga ice cream tayo sa McDo. Isasama ko kayo. So, ayun, promise yung babies. Kaya, ayun, ito ko lang ako sila videos yung babies. Baka makita niyo ba kung gano'n ko kaya kastumanin siya. Yep. Ubusin ko lang ito din after that paiga na rin ako kasi may pasok na ako mamaya. So, ilang baby, sana nagustuhan niyo yung videos na to. Videos talaga. Ang video na to, any video, please give us a thumbs up. And if hindi ko pa po kayo subscribe, please subscribe. And then, click the notification bell para lagi tayong updated sa mga next videos ko pa. So, ayun lang. Salamat!